Sa kanyang kauna-unahang executive order, binuwag at binalasa ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang tanggapan sa ehekutibo. Ang mga empleyadong mawawala ng trabaho rito, makatatanggap naman daw ng karampatang benepisyong nakasaad sa batas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Binuwag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC. Komisyong binuo ni Pangulong Duterte sa ilalim ng kanyang opisina noong 2017. Ang dati nito mga kapangyarihan at tungkulin, malilipat sa Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na siya rin gagawa ng mga rekomendasyon at rules of procedure sa ilalim ng jurisdiction nito. Binubuwag din ng EO1 ang Office of the Cabinet Secretary. Ang buong Cabinet Secretariat isa sa ilalim na rin sa pangangasiwa ng Presidential Management Staff. Magiging katuwang sila na Executive Secretary sa pagtatakda ng agenda topics sa mga cabinet meeting. Ikinalungkot ni dating PACC Chairman Greco Bellica ang pagbuwag sa kanyang komisyon. 6 kawani ng PACC ang mawawala ng trabaho. Ang corruption po kasi talamak na problema pa rin ng bansa eh. So, kaya nga pong proposal namin, palakasin sana ang anti-corruption offices. Like, you know, ombudsman, palakasin. Dagdagan ng pondo, dagdagan ng PACC sana. Dagdagan ng jurisdiction, tao. Para po mas maraming ma-deliver. Batay sa EO, lahat naman ng mga maapektuhang empleyado makakakuha ng mga karampatang benepisyo sa ilalim ng batas. Ipinag-utos na sa DBM ang pag-release ng pondo para rito. Walang inilabas sa impormasyon ng Office of the Press Secretary kung ilan ang kabuang mawawala ng trabaho sa pagpapatupad ng kautusan. Nilikha naman sa EO1 ang posisyon ng Presidential Advisor for Police and Military Affairs sa ilalim ng Special Assistant to the President. May petsang June 30, 2022 ang EO1 pero ngayon lamang na isa publiko. Bukod sa pagkumpirmang lehitimo ang mga nakuhang kopya ng EO ng media, wala ibinigay na ibang detalye ang palasyo tungkol sa EO. Sa parehong araw, inilabas din ang Executive Order No. 2. Sa bisa nito, binalasa at pinangalanan ng Presidential Communications and Operations Office o PCOO bilang Office of the Press Secretary. Sa ilalim ng Press Secretary, ang mga Undersecretary at Assistant Secretary sa 8 opisina sa ilalim nito na sasaklaw sa mga umiiral na unit ng PCOO. Pangunahing tungkulin ng Press Secretary ang magsalita sa ngalan ng Pangulo tungkol sa mga aksyon, polisiya, programa, official activities at accomplishments nito. Binubuwag naman ang Office of the Presidential Spokesperson. Ayon sa isang kawani ng opisina na aming nakausap, malinaw naman daw sa kanila na hanggang June 30 lamang ang kanilang kontrata, co-terminus o kasabay na magtatapos ng termino ng dating Pangulo. Hindi bababa sa 20 tao ang staff na apektado. Nasa ilalim din ng Office of the Press Secretary ang government-controlled channels tulad ng IBC at PTV. Ang RTVM o Radio TV Malacanang ililipat sa ilalim ng Presidential Management Staff. Pinalalakas din sa EO2 ang Philippine Information Agency na siya ring mangunguna sa Freedom of Information Program Management. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.